Ang kalikasan ay may mahalagang papel na ginagampanan bukod sa pagbibigay ng pagkain, tirahan at tubig na maiinom. Ito ay pumapawi rin sa pagod na isipan sa tuwing ikay naghahanap ng kaginhawaan. Ay, 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 ugaya mo, kalayaman, ugayam kalayaman. Ang nakanin ng dat-dato, tayn kanigan ganaso. Di kultura ang dilubong ugaya. Ang Mount Kapigpiglatan sa Zambales ang pakay naming akyatin ngayong araw. Ito ay makikita sa San Narciso, Zambales at may taas na 678 meters above sea level. May difficulty na 3 out of 9 at trail class na 1 to 3. Ang Kapigpiglatan ay hango sa salitang Ilocano na piglat, na ang ibig sabihin ay peklat. Ayon sa mga nakakatanda, ang bundok na ito ay dating pastulan. Sa panahon ng tag-ulan ay nagkakaroon ng maputik na bahagi ang bundok kung saan ang mga markang naiiwan ng mga baboy ramo ay nagmimistulang mga peklat mula sa malayo. Puro paahon to, sir, no? Hindi lang sa may unang tayongan. Kami nakagot tayo sa pagkakataan ng galing sa meron. May plot din pala. Dito sir, dito? Pahingahan. Ito yung pahingahan? Una. Pag nakagot tayo dyan sir, papag dyan, patag dyan. Ilang pahingahan to, kuya? Bali, dalawa. Nakahuyan na dun sir, malamig na dun. Okay. Nagsimula kaming mag-trek mga alas 6 ng umaga. Tumawid kami sa isang ilog at nagtuloy-tuloy hanggang makarating sa bahagi kung saan unti-unti na naming natatanaw ang ilang mga mountain ridges mula sa malayo. Mga gaano pa kalayo, kuya? Ano? Papunta sa ano, taas. Malayo-layo pa. Dumikino. Parang may fiesta lang. Anong meron po dito? Ba't ang daming tao? Pagkatapos ng mahabang lakaran, ay narating namin ang area kung saan mayroong maliit na tindahan. Naroon din ang daanan papunta sa sikat na view deck na binabalik-balikan ng mga turista. Kitang-kita mula rito ang nakabibighaning summit ng Kapigpiglatan na madaling tandaan dahil sa nag-iisang punong kahoy na nakatayo sa tuktok nito. Ito ba kuya yung ano, yung tawag yung view deck? Hindi sir, nandun. Ah, nandun pa? Read non vibe. So iba pa, iba ko pala to. Ito yung daanan guys, paakyat sa view deck. Yung sinasabi nilang Bukid Non vibes. So tingnan natin. So wala pa tayo sa summit guys ha. Daming tao. Pagkatapos mamangha sa magandang view mula sa view deck, napagdesisyonan ng ilan naming mga kasama na magpaiwan at huwag nang tumuloy sa summit dahil mahirap na raw umano ang mga susunod na daang tatahakin. Ang trail papuntang summit ay may assault at kaunting patag. Ang mainit na sikat ng araw ang lubhang nagpapahirap sa trekking, kaya ina-advise sa mga aakyat na magdala ng maraming tubig at proteksyon sa init.
makailang ulit rin kaming patigil-tigil sa pagbaybay ng daanan, dala ng pagod. Tila nakangiti naman ang mga magagandang tanawin sa paligid na mistulang nagsasabi sa amin na huwag huminto at patuloy lang sa pagbaybay. Ang ganda ng view. Habang paangat ng paangat ang aming tinatahak na daanan, ay hindi ko mapigilang humanga sa ganda ng kalikasan. Isa sa mga nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ay ang daanan na punong-puno ng madadawag na talahib. Ito ay nagbistulang lagusan sa kakaibang mundo. At habang umiihip ang malakas na hangin, ay sumasabay rin ang mga talahib. Kunti na lang. Ayan na yung puno eh. Ayan ang summit to. Kunti na lang. Pagkalipas ng ilang oras, ay narating na rin namin sa wakas ang summit. Punong-puno ng mga mountaineers ang tuktok nito. Lahat ay pagod na pagod at nanghihina. Ang hangin ay pabadya-badya at ang mainit na sikat ng araw ay tuloy-tuloy sa pagpapahirap sa amin habang nasa itaas. Summit na to, 678 meters pala to. Pero ang layo ng nilakad natin eh. Ingat lang po sa pataas. Baba na tayo. Tapos kayo nag-pick up? Oo, tapos na rin. Falls na lang mag-falls. Pagkatapos ng mahigit 30 minutos na pagbababad sa summit, ay bumaba na kami kasama ang aming guide. Nasa unahan namin ang ibang mga hikers na nauna nang umalis at pababa na rin. Matapos masiyahan sa tanawin mula sa tuktok, sunod naming tinungo ang talon malapit sa paana ng bundok. Dito ay nagbabad kami sa malamig na tubig bilang pambawi sa pagod na naranasan namin sa hike. Sulit na sulit ang experience dahil mararamdaman mong tila nawawala unti-unti ang pananakit ng iyong katawan habang nakababad sa relaxing at comforting na tubig ng talon. Sa lahat ng taga-subaybay sa aking channel, maraming salamat sa panonood at naway huwag kayong magdalawang isip na bisitahin ang Mount Kapigpiglatan to experience its uniqueness. This is Miko, your friendly traveler, and this is Wonderverse.